Lihim na mayaman. Kabanata 228. Siyempre alam kong hindi ka ordinaryong tao. Sabi ni Evans Lily, nag-aalala ako na hindi mo ako gusto at kaladkarin lang kita pababa sa tabi mo. Sabi ni Evans Lily na may malungkot na tingin sa mga mata. Alam niya na tiyak na hindi ordinaryong tao si Alexander Yang. Hindi maisip ang kapangyarihang taglay niya. Hindi niya matulungan si Alexander Yang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Kaladkarin lang siya pababa. Ang nangyari sa pagkakataong ito ay isang magandang paliwanag. Dahil sa kanya, muntik nang mapatay ng kalaban si Alexander Yang. Muntik na siyang mamatay. Lily, huwag mo nang uulitin ang mga ganyan sa hinaharap. Walang pakialam na sinabi ni Alexander Yang, ang bagay sa pagitan nilang dalawa ay hindi pabigat o pabigat. Noong siya ay nag-iisa sa Chingyon City, wala siya. Pinili pa rin ni Lily na maniwala sa kanya. Sa makatuwid, hinding-hindi papabayaan ni Alexander Yang si Lily. Tumango si Evans Lily. Bakas sa mga mata niya ang kaligayahan. Naiintindihan niya ang damdamin ni Alexander Yang. Nga pala, nasaan sina Shen San at Chiang Chi? May nangyari ba habang wala akong malay? Tumingin si Alexander Yang kay Lily at seryosong nagtanong. Walang nangyari. Sinabi ni Evans Lily, bumalik sina Shen San at Chiang Dixon sa Chingyon City para tulungan kang harapin ang ilang usapin sa negosyo. Plano kong ayusin ang isang mas magandang ospital para sa iyo mula roon. Tumango si Alexander Yang. May naisip siya at nagtanong, Lily, andyan pa ba ang phone ko? Hindi niya alam kung may nangyari sa labas ng mundo noong siya ay na-coma. Binalak niyang tawagan ang mga tao ng Imperial City at tanungin sila tungkol sa sitwasyon. Nasira phone mo. Nasira. Evans Lily said with a worried expression, huwag kang masyadong mabalisa. Kagigising mo lang at kailangan mong bigyang pansin ang mga usapin sa negosyo. Magpahinga ka ng mabuti. Malubhang nasugatan ka. Maglaan pa ng ilang araw para gumaling sa ospital. Umiti si Alexander Yang at sinabing, hindi ako sanay na manatili sa ospital. Alam kong mabuti ang mga sugat ko. Walang problema. Kung gayon, kailangan nating maghintay hanggang matapos ang pagsusuri ng doktor sa rehabilitasyon at tingnan kung makakalabas ka sa ospital. Nag-aalalang sabi ni Evans Lily. Nga pala, tinawagan ko si Mr. Shen San kaninang umaga. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makalusot. Biglang may naisip si Evans Lily at seryosong sinabi, gusto ko sanang tanungin siya kung inayos niya na ilipat ka ng ospital, pero hindi siya nakasagot ng ilang tawag. Medyo kakaiba. Shen San hindi kinuha ang iyong telepono. Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander Yang at unti-unting lumalim ang kanyang mga mata. Kilalang kilala ni Alexander Yang si Shen San. Si Shen San ay isang napakatapat na tao. Siya ang unang grupo ng mga tao na sumunod sa kanya. Maliban kung may malaking problema, imposibleng hindi niya makuha ang telepono ni Lily. Hindi kaya may problema talaga. Sa pag-iisip, dahan-daang tumayo si Alexander Yang. Tumingin siya kay Lily at mahinang sinabi, Lily, matagal na tayong hindi nagdi-dinner. Humanap tayo ng makakainan ngayong gabi. Aayusin ko muna ang mga bagay-bagay. Sige, masunurin namang tumango si Evans Lily. Tutulungan kitang tanungin si Dr. Liu kung kailan siya makakagawa ng rehabilitation check. Tumango si Alexander Yang. Naglakad siya ng ilang hakbang at nakita niyang masakit na ang kanyang tadyang. Tiningnan niya ang benda sa braso niya at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Pagkatapos ng madugong labanan sa Black Dragon King, ang kanyang mga pinsala ay nakaapekto sa kanyang mga pangunahing paggalaw. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, kakailanganin niyang isabit ang bendahe sa loob ng kalahating buwan. Higit pa rito, ang kanyang panloob na lakas ay ganap na hindi makagalaw. Dahan-daang naglakad si Alexander Yang ng dalawang hakbang. Mabilis na naglakad si Lily mula sa likuran at tinulungang maglakad si Alexander Yang. Dahan-dahan.
nakakagising mo lang. Huwag kang magmadali sa paglalakad. Tumingin si Evans Lily kay Alexander Yang at nag-aalalang sinabi. Umiti si Alexander Yang at tumango. Nang lumabas sila ng ward, lumabas si Hu Kanghai sa koridor at yumukaw sa harap ni Alexander Yang na may magalang na ekspresyon. Noong panahong walang malay si Alexander Yang, si Hu Kanghai ay lihim na nagbabantay sa ward. Alam niyang seryosong bagay iyon. Pinutol pa niya ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Ning family ng Imperial City ng mag-isa. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Ning Kay nitong mga ilang araw. Pagkatapos ng labanan sa tuktok ng Jiangyu Mountain, alam niya ang tungkol sa Great Elder sa kanyang puso. Ang bagay na may kaugnayan sa Old Alexander Yang ay masyadong mahalaga. Sa makatuwid, si Hu Kanghai ay lihim na nagpoprotekta sa kanya sa mga araw na ito at hindi nagpakita ng kanyang sarili. Kahit si Evans Lily ay hindi alam ang tungkol sa pag-iral ni Hu Kanghai. Congratulations to Great Elder para sa paggaling at paggising. Ang iyong subordinate, Hu Kanghai, ay naghihintay dito para sa mga tagubilin ng Great Elder. Magalang na sabi ni Hu Kanghai. Tumingin si Evans Lily kay Hu Kanghai na may ibang ekspresyon. Hindi niya natuklasan ang pagkakaroon ni Hu Kanghai sa mga araw na ito. Alam niyang lihim na pinoprotektahan ng ekspertong ito ang kaligtasan ni Alexander Yang. Alexander Yang, tatanungin ko si Dr. Liu tungkol sa recovery checkup. Pwede kayong mag-chat. Alam niyang may sasabihin si Alexander Yang sa kanyang mga nasasakupan. Ang bait niya at pansamantalang umalis. Okay. You can go. Tumango si Alexander Yang. Lumakad papunta sa elevator si Evans Lily. Tumingin si Alexander Yang kay Hu Kanghai at nagtanong, ano ang sitwasyon ngayon? Hiniling ko sa iyo na ibaba si Wen Tianfeng. Nakumpleto mo na ba ang misyon? Great Elder, makikinig ako sa mga utos mo. Pagkatapos mong mawala ng malay, patayin ang lahat ng taong lumahok sa operasyon sa Jiangyu Mountain. Ilalagay ko si Wen Tianfeng sa house arrest at ikulong ko siya sa isang villa sa Jiangyu County. Humagalang na sabi ni Kanghai. Maganda ang ginawa mo. Tumango si Alexander Yang bilang pagsang-ayon. Espesyal niyang inutusan si Hu Kanghai na ibaba si Wen Tianfeng dahil gusto niyang panatilihin itong buhay at makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanya. Dagdag pa, ito ay ang pagkamuhi sa pagpatay sa kanyang ama at pagsira sa kanyang pamilya. Wen Tianfeng, kailangan niyang patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ano ang sitwasyon kina Shen San at Chiang Chi? Bakit hindi natin sila makontak? Tumigil sandali si Alexander Yang at nagtanong. Ito, medyo nag-alinlangan si Hu Kanghai sa pagbanggit nito. Sinabi ni Hu Kanghai, Great Elder, ang mga tauhan ng subordinate na ito sa Imperial City nitong ilang araw ay nakatanggap ng impormasyon. May isang binata na nag-claim na mula sa iyong pamilya. Ang kanyang pangalan ay Yang Qingai. Binili niya ang iyong ari-arian sa Imperial City at nasugatan si Yu Zekeng at Mr. Ning Kay. Ang Imperial City ay nasa kaguluhan. Gayun din, ayon sa pinakahuling katalinuhan na natanggap ko, pinatay na ni Yang Qingai ang kanyang daan patungo sa Qingyuan City at hinahanap ang iyong kinaroroonan. Si Shen San at Chiang Dixon ay nawala ng komunikasyon nitong nakaraang dalawang araw. Inaasahan ko na malamang nahuli siya ni Yang Qingai. Nagulat si Hu Kanghai na may seryosong ekspresyon. Nabalitaan ni Hu Kanghai ang tungkol sa insidente sa Imperial City at Qingyuan City. Ginagamit niya ang intelligence network ng Ning family para mang-alap ng impormasyon kahit saan. Ang lahat ng impormasyong ito ay lubhang nakapipinsala sa dakilang Elder Alexander Yang. Lin Qingai, isang tao sa Yang family ng Langya. Sabi ni Alexander Yang na walang ekspresyon ang mukha. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Inaasahan niya na ang isang tao mula sa Yang family ng Langya ay magdudulot ng gulo. Sinulyapan ni Hu Kanghai ang ekspresyon ni Alexander Yang.
Nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Alexander Yang, namangha siya. Tulad ng inaasahan ng Great Elder, Alexander Yang. Nagagawa niyang manatiling kalmado kahit nasa ganoong delikadong sitwasyon. Seryosong sinabi ni Hu Kanghai, "Oo." Ang subordinate na ito ay nag-imbestiga at nalaman na ang Yang Qingai na ito ay isang sikat na batang talento ng Yang family ng Langya. Ngayong nakarating na siya sa Qingyuan City, hinanap niya ang iyong kinaroroonan. Nagbanta siyang hulihin ka at ibalik ka sa Yang family. Abangan ang susunod na kabanata.